Alam natin na ang sundalo, kapag nasa labanan, ay handang ialay ang kanyang buhay para sa bayan at sa mga kasamahan. Gagawin niya ang lahat, kahit na anong klaseng laban pa ang kanilang nasa harapan. Ang kwento natin ngayon ay isang bayani sa larangan ng digmaan na kung saan ay mano-mano siyang nakipaglaban sa kanyang mga kalaban para mailigtas ang kanyang mga kasamahan na naipit sa labanan. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Sergeant David Bleak ay isang sundalong Amerikano at isang medic sa US Army na may taas na 6 feet 6 inches at may timbang na mahigit 200 pounds na na-assign noong kasagsagan ng Korean War taong 1952. June 14, 1952, ang batang medic na si Sergeant David Bleak ay kasama noon ng US Army Reconnaissance Patrol. Ang misyon ay ang pagmanman sa mga kalabang Chino at dakpin ang isang sundalong kalaban para sa kanilang intel at interrogation. Gayunpaman, ang hindi niya alam, sa pagtatapos ng kanilang pagpapatrol ay makatay siya ng apat na kalaban sa manumanong labanan hanggang sa nailigtas niya ang kanyang mga kasamahan. Si Sergeant David Bleak kasama ang 20 mga sundalo sa isang lugar na okupado noon ng mga sundalong Amerikano sa North Korea na malapit sa mga sundalong nasa front lines. Taong 1952, ang mga Chino ay todo ang kanilang suporta sa North Korea na nagresulta sa pagiging mahigit at itinuturing na isa sa tunay nilang kaalyado sa panahon ng gera. Ang burol na kanilang dinaraanan, ang Hill 499, ay malawak at hindi magubat at sa loob ng mga ilang linggong pakikipaglaban sa lugar na iyon, napakahirap para sa kanila at hirap din silang matukoy ang posisyon ng mga kalaban. Bagamat ang kalaban ay naroon lamang at ang mga sundalong Amerikano ay nangangailangan ng karagdagang impormasyon para matukoy ang kanilang mga posisyon. Ang 21-man unit ng mga sundalo ay umalis ng alas 4 ng madaling araw upang malaman kung ano ang maaari nilang magawa habang ibang tropa ng mga sundalong Amerikano ay patuloy ang bakbakan nila sa mga Chino. Sa kabilang panig naman ng burol ay kasalukuyang inaatake ng mga Chino sa harapan na kung saan kasamang isang sundalo noon na pinarangalan din ng Medal of Honor. Sa kasamaang palad, hindi iyon naging sapat para madistract at mabaling ang atensyon sa kanila ng mga Chino. Pero sa kalaunan ay nakita din sila ng mga kalaban at nagmamadaling naglakad paakyat. Hanggang sa ang kanilang unit ay mainit na napalaban sa mga Chino. At ilang sundalo ang nasugatan kaagad. Sa oras na iyon ay sinabihan siya ng isang sarhento. Tumakbo agad si Sergeant David Bleak mula sa likuran upang mabilisang gamutin ang mga sugatang sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang misyon. Sa oras na iyon ay nakuha nilang sorpresahin ang maliit na grupo ng mga kalaban. Si Sergeant David Bleak ay mabilisang sumugot sa pwesto ng mga kalaban habang nakayupo ang ulo. At sinunggaban agad niya ang liig ng unang sundalong Chino na kanyang nahawakan at pinilipit naman niya ang lalamunan ng isa pa. Habang inaatake siya ng pangatlong sundalong Chino at nagpambuno sila at nagsuntukan hanggang sa binasag ni Sergeant David Bleak ang panga at sabay na hinugot ang kanyang kutsilyo at niya sa dibdib ang huling kalaban. Bumalik agad siya sa kanyang unit pagkatapos ng manumanong labanan na iyon at simulang gamutin ang mga sundalong sugatan sa pangalawang sorpresa nilang pag-atake.
Habang siya ay nanggagamot, isang granada mula sa kalabang Chino ang ihinagis at tumalbog sa helmet ng isang sundalong nakatayo malapit sa kanya. Mabilis ang reaksyon ni Sergeant David Bleak. Tumalon at ibinangga niya ang kanyang katawan sa kanyang kasama upang hindi matamaan ang mga shrapnel. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa pagsabog na iyon. At labis na nagulat at humanga ang kanyang mga kasamahan sa ipinakitang iyon ng kanilang medic. Matapos magtagumpay sa kanilang misyon, ang tropa ni Sergeant David Bleak ay babalik na sana sila sa unit ng United Nations nang muli silang tambangan ng mga kalaban. Sa pagkakataong ito, nasugatan ang tatlo niyang kasamahan. Habang si Sergeant David Bleak ay tinamaan sa binti nang subukan niyang puntahan at gamutin ang mga kasamahang nangangailangan ng medic. Matapos niyang gamutin ang lahat, pati ang kanyang sariling sugat, agad na silang umalis. Pero ang isa nilang kasamahan na sugatan ay hindi makatayo dahil sa kanyang tama. Kaya binuhat ito ni Sergeant David Bleak at dinala palabas sa lugar. Pabalik na sila sa kanilang base nang biglang sumugod ang dalawang sundalong Chino at atakihin siya gamit ang bayoneta. Hindi basta-basta nagpasindat si Sergeant David Bleak. Mabilis ang kanyang reaksyon. Mabilis niyang nailagan ang pagbayoneta sa kanya at nahawakan niya ng husto ang ulo ng dalawang sundalong Chino at pinagumpog niya ito. Pagkatapos noon, ay binitbit niya ulit ang kasamang sugatan at bumalik na sila sa kanilang unit. Dahil sa katapangan, lakas at galing ni Sergeant David Bleak, lahat ng 20 niyang mga kasamahan sa patrol na naambush ng maraming beses sa gabing iyon ay ligtas na nakauwi. At ang kanilang misyon ay matagumpay at kasama doon ang mga binihag nilang sundalong Chino at lahat ay nagtamo lamang ng ilang mga sugat. Kalaunan, sa sumunod na taon, iginawad ng Pangulo ng Amerika kay Sergeant David Bleak ang pinakamataas na parangal sa militar, ang Medal of Honor, sa isang seremonya na ginanap sa White House. Si Sergeant David Bleak ay namatay sa edad na 74. Namatay siya sa parehong araw ng kapwa niya medic ng Army na tumanggap din ng Medal of Honor na si Desmond Doss. Si Desmond Doss ay isa ding medic, isang sundalo na hindi humahawak ng baril sa labanan. Dahil para sa kanya ay ang trabaho lamang niya ay medic at iligtas ang mga sugatang kasamahan. Si Desmond Doss ay ginawa ng kwento ang kanyang buhay sa pelikula na pinamagatang Hacksaw Ridge. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.